Pero hindi niya pa kilala yun. Ano nga uli yung topic? Ano natin para ma-kulingin na? Paano daw mag-approach paano sa type approach niyang babae kapag torpe yung lalaki? Coming from a torpe like me before. Ay, ito ba? Torpe ako dati, as in. Meron akong crush dati sa school ko before no high school. Hindi ko alam. Bakit malungkot yung bakit? Malungkot. Ay, sabagay, malungkot kasi hindi ko naamin eh. Ah, sige. Graduate kami, hindi ko naamin ng crush ko siya eh. Ay, totoo. Oo, wala hanggang crush lang talaga. Ganun lang. Pero, pag-crush kasi sa akin, crush lang. Wala nang, pag-crush mo, wala nang hihigit pa doon. Pag-crush mo, crush lang. Let's leave it as it is. Ganun ang mindset ko. Pero pag yung iba na yung feelings mo doon sa tao, mukhang kailangan mo na talaga mag-step up. Yun lang yun. Yun lang naman yung para sa akin. Yun lang yung tingin ko doon. Kailangan mo mag-step up kung tingin mo, hindi na crush lang yung tingin mo doon sa tao. Sa akin, at yung pagtingin na talaga. Ikaw, ano, Pilage. Ikaw. Para mag-approach sa gustong babae kung torpe yung lalaki. Hindi kasi natin malinaw kung gusto as in gustong crush lang or gustong mahal na mahal na ito. Gustong gusto na talaga. Mahalin eh, makasama sa buhay eh. Oo. Uy, Pagi, gusto mo bang tumulog? Gusto marinig yung boss. Back three. Dapat mag-step up. Sayang opportunity. Sabihin na agad, baka sa huli, baka magsisi. Tama. Sa akin na ngayon, tayo ngayon, ngayon kasi parang umiikot na tayo sa social media. Lalo ngayon, pandemic eh. Lalo ngayon, diba? Pandemic. So, Facebook, Instagram, yan. Follow mo dun sa lahat. Diba? Ito. Diba kahapon may naganyan din? Ang sabi lang namin, make your presence noon. Kailangan makita ka niya, malaman niya na, may tao palang ganito. Tsaka, lagi ito nagla-like sa ano. Sa mga photos ko, sa mga pinopost ko. Huwag ka lang maging creepy, iba na yun. Mamaya, yung mga post sa mga 2012 pa na picture, yung bigla mo ma-like. Hindi ka na reply na good morning ka. Kunwari, chinat mo, nag-chat ka yung good morning. Hindi ka nire-replyan. Tapos mamaya, kain ka na. Hindi ka pa din nire-replyan. Huwag niyong gagawin yung ganun. Kasi sobrang creepy talaga. Creepy yun. Diretso, ano yun? Swipe right, ignored message. Applicable lang siya. If nag-reply siya sa you once. Ano swipe? Tinder. Bayatang social media yan, Lance. So yan. Swipe right. Wag lang kayo maging creepy in a way na i-chat nyo na parang close kayo, ganun. Kumbaga, pwede kayo mag-approach. Pag di na nag-reply, wag na. Ayun. Kasi ibig sabihin, it's either di niya nakita or ayaw kanya talagang kausapin. Kaya dapat bago nyo i-chat, naka-ready na kayo kung ano yung mga topic na pwede nyo pag-usapan. O kunwari ako, mahilig ako sa Attack on Titan. Attack on Titan. Tapos pag wala ka ng topic, anong paborito mong number sa electric pan? Number one yun, di ba? Number one na tanong yan. If be dating, try na ito nung hindi namin eh. May video tayo nun. Anak, may video yun. Alas tres ng gabi. Alas tres ng madaling araw. Alas tres ng madaling araw, wala kaming magawa, gising pa kami lahat, kakatapos ko lang mag-gas, nasa taas ako. Ano nagawa niyo dyan sa baba? Sumili pa akong ganun. Magkatabi si Pilage sa kasi TD, si Secret TD. Aba, apat tayo nun eh, may isa pa. Hindi si Timo eh. Hindi, basta yun, regardless kung sino man yun. Si sabi ko, hindi nagsiswipe. Hindi nagsiswipe ng swipe right. Basta tawa sila ng tawa. Uy, ganda nito. Nagtatap. FB dating pala yung kinakana. May ang beta tester. Beta tester. Yun yung mga panahong wala pang tao dun sa Facebook dating. Pero andun na itong dalawa to. Pioneer. Pinayonir yung Facebook dating. Beta tester ako dun eh.
Pero ayun nga, si titi din natin yan, single pa rin naman mga tropa. Pero may 500 bagong liga. Ah, may nakausap ka doon? Oh, yung kamukha ni, ano, kamukha ni Nayon lang twice. Oh! Hindi ko alam yan, hindi ko alam yun. Momo stan yan, si Tidi. Muntik maging Nayon stan. Dahil doon, dahil doon. Muntik baka, muntik baka sumakabilang bayas. Sumakabilang bayas. Epidating. Epidating is rin, ha. Pero, yeah, ako naman, doon sa tanong kanina, ah. Yeah, ako, aminin ko, torpe rin ako. Pero ako kasi... Torpe ka? Torpe ako eh. Ngunit paano? parang ayoko maniwala. Hey, yung sinabi ni Shantel, ganun yung ginagawa ko, pahapyaw-hapyaw lang ako, paunti-unti hanggang sa nanotice ako. And then, sinusuportahan ko dun sa, ano, nilalike ko yung... Ay, alam ko yan. Nagbibigay... Alam mo yan. Nagbibigay ako ng diamonds dito. Alam mo yan. Ang nga pala. Mabigay-bigay ako ng diamonds. Nanonood ako lagi ng stream. Minsan, inaabutan ako ng mga roommates na pinanonood yung stream niya kahit nakangana ako hanggang sa matapos. So, ganun ako sumuporta. Tapos, may message pa ako. Ayan. Good stream. Ganda nung ano. Ganyan. Pero may sinabi si ate mo, Diane eh. Wag mo muna i-chat kung hindi mo ipe-perso talaga. Tama yan. Basta ako pahapyaw lang din ako ng pahapyaw noon. And then, eventually, naging okay naman kami. Kaso, nung nagtanong na siya na, ano ba talaga, parang ano ba yung nalagay namin? Ano ba tayo? Doon ako hindi nakasagot. Lo, ano ba yun? Hindi ka torpe. Hindi ka ready. Kasi doon dumating yung point. Hindi ka torpe, hindi ka lang ready. Doon dumating yung point natakot ako na baka kasi mawala kung ano yung meron kami nung time na yon. And then nung sinabi ko na kaya ako ganito, ganyan. Nawala nga. Hindi, ito kasi yan. Diba? May mga hindi naman ako nanginayang doon sa mga oras na ginawa. Pero sa akin ha, pagka sa babae, huwag nyo na kami pahirapan mga babae. Pagka mag-ano kayo, kakausapin nyo kami. Sabihin nyo na agad kung... Diligawan kita. Gusto nyo ba ako, gusto mo ba tropa or ganyan? Kasi minsan may sa amin, nagkakaroon kami ng restriction na parang, shit, ano na to ah. Parang in a way, napipilitan kami na kailangan ganito din yung ipakita ko. Kasi baka mamaya, kaya siya ganito kasi tropa. Para ano na agad, parang... Parang walang filter, kumbaga. Sweet na ba nito? Ano ba to? Tropa ba to? Or ano? Kasi syempre kami din yung malilito. Mas maganda, umpisa pa lang, sabihin nyo na, di ba Dayan? Para hindi nauuso yung mga ghost na yan. Ayan. Tsaka ito ah, may iba't ibang uri ng tao kung bakit sila natotorpe. Unang uri, yan yung mga taong down at walang self-esteem. Hindi sila sanay na, tulad ni kuya mo kanina sinabi niya, three lang siya. Hindi sila confident sa kung ano yung tsura nila. Sasabihin agad nila, ang ganda nito para sa akin. Ganyan, yun yung una. Yung pangalawa naman, yung hindi niya talaga alam kung natotorpe lang siya, nagugustuhan niya yung tao, pero hindi niya alam kung crush lang talaga or as in gusto niya talagang i-pursue. Yung mga ganun, kumbaga natotorpe siya kasi hindi niya alam pagtapos anong gagawin niya. Kung makausap niya man, ano na. Oo. Yung tipong ganun. Kaya may mga tao talagang hindi din umaamin purposely. Kaya ako. Ayun, siguro... Sige. Okay ka na. Hindi, umamin ako eh. Umamin ako. Tapos ang boxing, magkausap kami ni Chantel. Kailan yun? Bago ato nung paglipat. Pagkalipat na ate Chantel. Pero gusto ko yung sinabi ni ate Chantel na ano nyo agad, ilatag nyo agad kung ano yung intention nyo dun sa tao. Diba? Pero ang hirap kasi nun, ito yung mahirap. Kapag kasama mo ng sobrang tagal, na-develop lang yung, kunwari friend mo, for a very long time. Pero na-develop bigla lang yung mo, no? Nagustuhan mo dahil nga sa mga actions niya na shit, parang siya lang talaga. Siya talaga yung nandito para sa akin. Hindi siya lang talaga. Siya talaga yung nandito para sa akin. Kumbaga, ang dami na nagdaan pero siya pa rin hinahanap-hanap mo. Man, step up. Yun lang yun. Kumbaga, paano ko nag-step up tapos na ano din? Okay lang. Ang mangyayari kasi niyan, gaya sabi mo, go home, go big or go home. Ang maganda diyan, at least wala kang regrets. Kung ma-reject, since magkaibigan naman sila before, okay, at least na-reject. Hindi ako mahihirapan na patago ko itong minamahal. At least sinabi ko sa'yo, na mahal talaga kita. Back to friends na lang tayo ulit, kaysa naman yung nadukalo sa gilid. May naliligaw na sa kanyang iba. Ang maganda diyan, pagka hindi pa kayo, pag sobrang solido niyo talaga, tapos na-reject ka niya dahil umamin ka, maganda niyan, pagtapos ng rejection, aasar-asarin ka pa. Bobo. Ganun-ganun. Di ka kasi umamin agad eh.
Oh, sabi ni Paolo Rivera, oh, ito, follow up question. Paano pag nailang? Yung tropa, tapos bigla kang umamin. Oh, kunwari, kami, may ilang. Oo. Kunwari, umamin ako kay Shante, tapos nailang to sa akin. Parang ganun yung ano niya. Kunwari ako yung nailang sa'yo, ikaw mag-set ng grounds na okay lang sa akin yun, kaya kung maging ano. Oo. Para pa kunwari nag-away tayo, nagsagutan tayo. Okay na bukasan, ako yung galit na galit kagabi. Oo. Ako na yung makikipag-usap na, "Uy, JB, ganyan para maano nung kay JB, okay na pala." Maiilang yung isang tao pag hindi mo siya minit halfway. Oh, kailangan paramdam mo din na okay lang sa'yo. Pakita mong okay lang sa'yo yung isang bagay, dapat mutual. Kung hindi maging mutual, siya naiilang pa din kahit ikaw sinabi mo na walang problema sa'yo. Ah, nasa kanya yun. Edi pag naiilang siya, mailang ka din, parang mutual kayo. Mali yun. Mali ba yun? Kaya yung friendship nyo noon. Joke lang. Kayo na nagsayang. Hindi naman mabibo. Kayo na nagsayang ng bago. Oh, pagalitan. Ito. Paano kapag ka, di ba, yung ano yan, sa torpe, magkaibigan na kayo. Paano naman kung natotorpe ka sa babae na hindi ka talaga ka-close at all? Paano ang magiging approach? Eto. Ano ulit? Pag hindi kayo magkakilala at all? Ito kasi hindi, yan. Oo, pwede. Or hindi kayo close at all. Bakit mo magugustuhan yung isang tao dahil sa itsura? Malamang. Well, that's a big factor. Pero kung sa itsura lang din ang magiging basehan mo, bakit mo nagugustuhan ng isang tao, parang may mali. Kailangan mo munang kilalanin ng masinsinan. Kahit sabihin mo nagla-live yan eh. Kahit sabihin mo nagla-live yan, on camera kita mo siya, pero off cam, do you know the person? Sabihin natin, hindi streamer. Oh, di ba? Kunwari, mutual friend. Oh, paano mo siya mag-get to know or paano ka unang mag-a-approach kung hindi mo siya, hindi kayo magkakilala at all? Ang pwede kasing gawin kunwari, sa nakita ganyan. Kunwari, nakita lang sa mutual. Uy, add ko to. Ganda nito. Naka-mutual na sa mutual. Tapos nakikita mo, parang same naman kayo ng trip, ng ganyan. Try, gusto mo lang makausap, get to know, yun nga. Teka, gusto kong ibigay or ipayo yung ginawa ng TD namin. Top play to eh. Top player. Top play moves to. Ano yan? Parinig. Single ka ba? Ay. Ulang chat. May boyfriend ka ba? Tapos, pag sinabing, oh, bakit? Ah, okay. Doon din naman pupunta eh. Man, walang malawala sa'yo noon. Mawalan ka lang. Kumbaga, syempre, mawala na yung amor mo eh. Kasi may friend na yung tao. Pero ganun ako kamo. Dati may crush ako. Pero nagka-girlfriend, or nagka-boyfriend siya. Parang mawala na yung tingin mo eh. Mawala yung amor mo dun sa isang tao na, okay, may boyfriend. So, parang, alam mo yun, hindi mo na magiging crush yung isang tao. So, wala, jackpot place. Uy! Sorry. Pasensya. Pinangalaan na yung TV. Eto, yung sabi ni, anong yung tanong mo, paano kung yun nga, hindi mo kilala? Hindi, yan, sabi, kasi ngayon, madalas puro streamer. Dahil yun yung mga nakikita lagi, di ba? And paano nga kung mga photo-photo lang? Eh, may mali nga, tulad yung sinabi mo. Sabi nga sa kanta ng Typecast, eh, baka infatuation is always there. Baka yun. Baka may question mark dun sa word na infatuation lang. Oh. Kasi nagugustuhan mo siya, nakikita mo siya, eye candy yan eh. Parang ganun eh. Na, infatuation lang. Diba? Ang ganda-ganda niya, ganito. Pero yun nga, at pag end ba ng stream yan? Ito, nasabi mo, kilala mo ba yan? Na, baka mamaya nato-turn off ka pala sa babaeng malakas magmura. Yeah. Pero, bigla, diba? May mga ganun. Na, tapos malalaman mo na, ganun pala siya. Awit na agad sa'yo yun. Ito din. Yung, o kaya, hindi pala siya naguhugas ng paa. Which is ayaw mo nang ganun. Kunyari yung paa niya, kasing itim. Malinis. Mag-check din. Pasok na kasi ako sa palamure. Kaya, toto na. Hindi, tama ba? May ganun eh. May ganun kasi, nagugustuhan mo lang siya kasi yun yung nakikita mo. Pero, do you know the person? Ayun. And so, yun nga, doon papasok talaga yung infatuation. Siguro, kung hindi mo talaga siya kilala at all, you wanna get to know her, pero wala kang chance. Siguro, tignan mo na lang din ano yung ginagawa niya recently sa Facebook. Uh-huh. Diba? Kumbaga, ano yung mga pinopost niya. Ah, okay. So, parang daily. Tignan mo lang. Pero, wag mong, kung ano yung nakikita mo madalas na ginagawa niya. Kumbaga, dun, gawan mo ng parang, ang tawag dito? Kung ano siya. Uh-huh. Gawan mo ng parang image. Kung ano talaga siya. So, pero expect mo na may mga bagay na ganito, ganyan siyang mangyayari. So, dapat ganun. And bago ka magsimula ng conversation, make sure nga, gaya ang nasabi mo kanina, na meron kang nakahandang topic at
i-ano mo agad, ilatag mo agad sa kanya na ganto kasi. Oo. Nagugustuhan kasi kita. Kaya ganyan. Kaya ganto. Gusto ko tang mas kilalanin pa if ever mang merong chance, okay lang ba? Oo. Yeah. Para pwede niyang sagutin na, ay hindi, ganto lang talaga kasi meron din ako nakakausap na iba. Oo, na, at least alam mo alam na. Alam mo yung lugar mo. Alam mo yung lugar hindi mo, diba? Hindi ka mahihirapan. And ayun, syempre, ganyan, sinabi nga nila, bago kayo mag-ano talaga, i-assess nyo din muna yung babaeng gusto nyo or yung lalaking gusto nyo or i-assess nyo din yung sarili nyo. Yes, minsan okay lang na ano, okay lang talaga magkagusto sa mga ano, pero minsan may mga, meron talagang iba na, di ba sabi nila opposites do attract? Opposites minsan hindi talaga eh. Hindi din, hindi din. Minsan hindi talaga din. Hindi. Nagka-clash kasi yan. Oo. Nagka-clash yan and ang hirap pag sumabog kayong dalawa. Oo, mahirap talaga. Ito, off topic na daw. Oo. Naniniwala po ba kayo sa love at first sight? Sige, unahan mo. Naniniwala ka ba sa love at first? Depende kung ano, ipapakita. Ang alin? Alin ba? De, joke lang. Ako hindi ako masyado sa physical. Love at first sight. Di ba hindi kung unang ipapakita? Kung ano muna ipapakita? Ang demonyo ko may naisip ako. Paano magmamahal ang bulag kung totoo yan? Akala ko ang love is blind. Akala ko ang love is blind. Oo nga no. Paano mapapatunayan na love at first sight is true kung yung bulag hindi makakita? Doon pa lang sa salitang yun, iba na yung mapapatunay. Love is blind. Yun, totoo yun. Di ba? Pero, ako kasi out ako dyan sa love at first sight. Pero ikaw, Ate Chantel, yan. Diyan, hindi din ako sa ano, hindi ako sa hindi, love at first sight. Ikaw, hindi. Kasi pag ano, love, hindi siya love eh. Siguro attraction. Attraction, oo, no, yan. Totoo. Kasi pag nakita ko siya, uy, guwapo. Laps. Kung nandito si Maki, maintindihin niya, uy, ganun yan. Ibig sabihin, goods, pogi, ganyan. Pero kapag ka yung, otaku. Pagka ano, mahal na agad, ay, teka, ito, maganda itong sinabi ni Bakpri. Naniniwala ba kayo sa love is unconditional? Oo. Yes. Sobra. Pero ang pinakatotoong, ang nagpatunay ng unconditional love talaga para sa akin yung mga magulang ko. Oo, sa akin si Mama. Si Mama talaga. Si Mama. Yun din. Unconditional love talaga mga tropa. Hindi yung ano ha, hindi yun yung sinasagot natin yung true meaning. Hindi kasi baka mamaya ang tinatanong nito ni Bakpri is ano eh. Yung relationship, diba? Love type. Yes, that is true. Oh. Totoo yan. Genuine, actually. Walang makakapantay. Yan yung love na sa... Pero possible din siya sa relationship. Kapag sa relationship din, yes, ang sagot ko dyan. Oh, pero yung minsan, pagka parent at saka anak, parent-child relationship na unconditional love, healthy. Pero kapag ka sa relationship naging yung mag-jowa siya naging unconditional love, medyo toxic 'yon. Medyo toxic depende siya sa sitwasyon siguro. Kunwari, kaya medyo eh. Oh, kaya medyo. Good siguro unconditional love pero yung nagbibigay na unconditional love minsan yun naman yung masyadong nase-stretch to the point na strenuous para sa kanya. Kumbaga nagiging one-sided. Doon pumapasok na nagiging nagkakaroon ng one-sided love dahil sobrang unconditional binigay nung isa. Binigay ko naman lahat. Yan, dyan papasok yan kasi hindi even yung naibibigay nyo. Ikaw unconditional ka, oo. Pero how are you so sure that unconditional din yung ginagawa ni partner? Diba? Kung sakali man parehas kayong mapagbigay, meron at meron pa rin flow yun. Yun pa rin talaga yung nakikita ko dun. Eto, Balimbing 995. Yan. Umabot na po ba kayo sa point na naging toxic kayong partner? Oo. Parang lahat tayo, may kanya-kanya tayong toxicity sa relationship. Ako ngayon, ang toxic ko kay Pam. Oh, gusto ko mag-sorry sa kanya. Kasi sobrang focus ako sa work. And minsan hindi ko na gagampanan na mag-chat ako. Ay, wait lang. Ba't parang naiiyak ka? Wait lang. Hindi, kaaway kasi kami. Ayan. Napapaano lang ako, wait lang, trabaho kasi to. Kumbaga, natinaway na, hindi ko na napapansin na malungkot siya, ganun. Tulad kagabi, hindi ko pinansin yung phone ko kasi magkakasama kami ng friends ko. Ayoko kasi nahawa ko yung phone ko kapag kasama ko ang tropa. Ako nagsasabi sa kanila nun, ayoko nang ganun. Tapos pag nagtampo siya, pinapatulan mo? Oo, ganun. Kaya na ako toxic ako kasi
hot-tempered talaga ako. Ako before. Short-tempered talaga. Or, ay, masayot. Kasi nag-aabol ako sa pangarap ko eh. Mm. Masyado ako nag-focus sa pangarap ko noon eh, nung nag-aaral ako eh. Yeah. Na, hindi, wala akong oras talaga. Like, literally, wala akong oras. Kasi, umaga, nag-aaral ako. Pagdating ng hapon, paggabi, nagpa-practice ako, ay, nagpa-volleyball pa ako. Nagpa-practice, lagi ako nasa gym. So, uuwi ako ng gabi, dinadatnan ko siya sa dorm, dun sa apartment namin, na tulog. And then, so wala na? Talagang wala. Sobrang toxic ko. And then, kapag may, for example, nagsabi siya na, wala akong pasok mamaya, o kaya, ano, may vacant ako ng 3 hours mamaya. Pasok doon sa vacant mo. Kain tayo sa labas. Hindi, papahinga ako. O kaya, itutulog ko na lang. Ganon. Kasi masyado ako nag-ano eh. Nape-pressure ako sa pag-aaral at the same time sa pag-varsity. Kasi pag nawala yung varsity, mawala yung pag-aaral. Scholarship. Scholarship. Eh, diba? Athletics eh. So, may, yun yung ano sa akin. Lagi, yun yung pinaano ko. Kumbaga parang tiisin mo lang, parang lagi kong sinasabi noon sa kanya, tiisin mo muna at kunwari ilan, gantong taon pa matitigil din sa, kasi kapag tumigil ka sa pag-aaral, mawawala pa ang harap mo. So, tapusin lang natin tong aral at magbubunga to. After nito, lahat ng oras meron tayo. And then, ano, it ended up na nawala kami, di ba? Kailan yun? 2000? Something first. 2000, no? 2007? Pa yun, yung huling-huli na yun. Ano ngayon? 2012? Sa akin naman, ano ba toxic na ginawa? Toxic na ginawa ko. Siguro ano, may tendency ako na ano kasi ako, parang mahilig ako na paano ba, hindi siya mando eh. Parang gusto ko lang as much as possible planned out na yung magiging future. Parang kunwari ngayon, nasa esports tayo. Gusto ko after esports, meron akong masasabi ko na naano ko, na-establish ko or achievement. Na, or kunwari nakapagpundar ako ng ganyan. Ayoko ng klase ng tao na happy-go-lucky. Gusto ko yung parang kabayo ka na, diretso ka na, I'm doing this, nagtatrabaho ko, hindi para, may hindi ako nagtatrabaho para may ipag-igastos ako sa, hanggang sa susunod na sahod. Diba? Gusto ko, nagtatrabaho ko para pag sahod ko, meron akong panggastos, tas meron din akong pangbili sa mga susunod at susunod. Ayoko nung sakto. Gusto ko sana, marunong magtipid, yung lahat. Goal-oriented. Goal-oriented. Yun lang talaga. Feeling ko, nagiging toxic ako at some point kapag ka hindi ganun yung, hindi ko nakikita na ganun. Sa sobrang perfectionist mo, gusto mo all planned out yung bagay, pero hindi ka nami-meet halfway ng partner mo. So, parang nagiging toxic ka. Tapos parang kapag ka, kapag ka hindi ko nakikita na ganun, mag-isip yung partner ko. Nagagalit ka. Nagagalit ako kasi, parang dude, para sa ating dalawa naman yung, parang bakit, sinasabi ko na nga sa'yo na ito yung kailangan mong gawin para sa future. Bakit hindi mo pa maintindihan? And at some point, hindi mo pa tinatry na gawin. Di ba? Nagiging toxic siya kasi feeling ko parang sometimes yun yung reason. Siguro ko, na-frustrate ka lang din. Na-frustrate ka lang in a way na parang bakit parang hindi ka nagtatry. Though, siguro, yun nga, doon po mapasok yung toxicity mo na hindi mo nakikita na tinatry pa rin ng isang tao pero nagiging natural na sa kanya eh. Natural na sa kanya ganun siya and tinatry naman niya, hindi mo lang talaga makita. Yun. Baka, so, baka possible diba? Din possible yun. Din yung ganun. Tama. Oh, yan. Ako. Malambing ba kayong jowa? Ako dati pero nagiging sweet ako ngayon. Sinusubukan ko hanggat maaari. Kasi ano talaga ako dati. Sobrang ano ko, sobrang totoo ko sa ano. Totoo kasi ako sa trabaho ngayon eh. Gusto ko talaga mag-grind lang din ng mag-grind. So parang yung sweetness na andyan siya, pero alam mo yun, hindi lagi. Same. Ka magiging laging sweet. Hindi, parang naalibat-baran nga ako minsan pag sobrang ano, sobrang... Ano si Boss Lodge, she's sweet yan. Totoo naman yan. Sabi rin naman sa akin nung ano yan, yun lang ba kung may halang. Baka madulas. Sabi lang sa atin ni Augusto, ayan. Yung lambing ko, may halong bato minsan eh. Hindi, sa akin may, depende kasi yan sa'yo. Kumbaga, in your own way. Diba? Yung lambing kasi ni Joma, may halong pang iinis eh. Yung alam niya na naiinis na ako, nang iinis pa. Alam mo, ito ha,
as a guy, gusto ko kasi din yung ganun. Parang naiinis mo yung babae. Pero after nun, tinatopak na talaga ako. Ang ano, ang satisfying kasi parang lahat ng ginagawa, ano, mabad trip siya. Eh, di. Kumbaga, yung kanina, pleasure niyang manginis ng, ano, ng ibang ayente. Yun yung pleasure naman ng ibang boyfriend na nakikita nila na mabad trip yung jowa nila. Dun mas nakangit eh. Oo. Nakaasar na. Tapos sasabihin, toyo, tinatoyo na naman to. Huwag sasabihin, ayan. Iinisin niyo yung mga babae. Hayo. Tapos nagkanainis, sasabihin niyo, oyot. Sino ba yung kasalanan? Huh? Oh, diba? Oh, sa inyo naragaling. Nagulat ka na. Oh, tinatawag niya kami oyot, pero iniinis niyo naman pala talaga kami. Ito kasi yan. Iniinis namin kayo kasi ang bilis niyo mainis. Oo, tama. Alam niyo na pala mabilis mainis? Ito yung maganda kay Pam kasi lumalaban yun, nakikipag-inisan yun. Ah, talaga? Oo, so asaran lang kami. Yun yung maganda doon. Kumbaga yun yung nagiging si Joma, enjoyment pag nainis nyo. Ako, pag nainis talaga ako, legit. Pag wala ako dyan sa streaming room, ibig sabihin, galit ako nun. Sabi ako nun, may dalang pagkain, lahat, inumin, ganun naman. Kaya medyo tumataba tayo eh. Biglang bibilan ng pagkain. Yun lang, medyo magastos mga asar, mga tropa. Kasi dapat, ano yan, pagka nagagalit, dapat, anong gusto mong pagkain? Mag-inis at your own risk. Hindi dahil dinadaan mo sa pera yung jowa mo, pero kumbaga gusto mo lang ipakita sa kanya na gusto mo din siyang spoil. Kahit na inaasar mo siya. Yun lang yun. Tama. Ano lang? Mga mababa, pwede pa tayo sa mga basa eh. Ano bang, uy, mga mabigot yung isa. Ah, teka lang. Weird question. Anong pinakamahal na bagay na naibigay mo sa ex mo? Oh, si Pilaj. Sa ex, sa Laj. Pilaj, ex. Sorry. Considered bang gipan to, no? Okay lang ba, boss? Kahit hindi ex. Nabigay lang, na mahal. Sige, nabigay hindi, na lang. Kasi kung sa ex, ang tanong niya, considered siguro ba yung tuition fee? Yung buong academic year. Totoo pala yun, no? Totoo pala, hoy, anong pangalan mo? May scholarship ka na. Di ba? Ikaw nagpaharal ka talaga. Hindi kasi nung time naman namin nung girlfriend ko noon, ano siya, nagkasakit yung parents niya, so hindi siya makakatapos nung buong academic year, yung graduating year niya. So ako yung nag-ano nun. Ako yung nag-cover nung buong academic year. Which is public school or private? Ano? Sa college. Sa shit. DLSU. Huh? DLSU? Ano ba trabaho kaya pala mo nun? Maaga-aga tayo na cervical life fee ah. Hindi ba drug lord ka? Huwag ko mahal ng tuition fee sa ang ano pa nun, ang course niya is ano, chemical engineering. So, ang binayaran ko mahal ng lab nun. Hindi ako naniniwala. Pati thesis. Ikaw na nag-anon sa thesis. Hindi ako naniniwala, Pilaj. Hindi ako naniniwala. Sex yun. Hindi ako naniniwala. Pero dun sa linigawan, alam mo yun. Oo, madami ka rin yun. ADLB. Ano ba? Grabe naman yung ano. Teka, hindi ako naka-recover dun sa ano. Sa tuition fee. Hindi, girlfriend ko naman siya nun eh, di ba? Sa bagay. Anong... Hindi, anong trabaho mo nun? Hindi, ano pa rin ako nun? College pa rin ako nun. 2007. Paano mo nasuportan yung DLSU yun? Diba? Meron naman tayo kahit pa paanong ano. Ano? Ipon. Tsaka meron tayong sariling ipon, galaw. Ipon? College ka din nun? May sariling galaw din tayo nun. Kaya kong magbenta ng kotse. Kaya kong kahit sa scholarship ko, may nakukuha rin naman ako. Pag may playing time ako nun. Sa bagay. Meron tayong sariling... Tragod ka, no? Ha? Hindi lang. Kaya nga sabi ko nga, di ba? Ano na? Ano yun? Ay, parang alam ko na. Underground sa galard ka natin, ah. Hindi na nga sinabi. Yun na yun. Baka mamaya, ang dami yung pansabog. kaya nga, bawal ako sa lahat ng mga kasino dito. Okay. Kapag nakita ako sa CCTV na nasa isang kasino, ang pagkor na alerto. Seryoso yun. Bawal akong pumasok sa kasino noon. Hanggang ngayon, ayan. Okay. Pero tinigil ko na yung buhay na yun. At saka, hindi ako nanghihinayang dun sa ginastos ko kasi girlfriend ko yun. Nakatulong ka naman. Oo. At saka girlfriend ko siya nun eh. Kamusta na kayo ngayon? Ikaw tuloy na hot seat. May asawa't anak na siya. Hot meal. May
nung ano? May communication pa din kayo ay, ngayon, wala na. Di, nung magkasama kami nung TI, ano na, ay, TI ba yun, Civil War? Ay, TI yun, TI yun! Bakit? Nakaka... Anong yun? Okay pa lang, okay pa, okay kayo. Okay kami. TI, ano, TI? Yung Violet, yung Violet. Yung coverage natin sa TI, nung sa High Grass. High Grass. Ha? Last year? Oh, yun. Yung purple yung TI. Kasi, ganun kami ka-civil. May asawa at anak siya, nandun siya, tapos kasama siya dun sa table. Ang mahalagang tanong ni Kuya Lo, naka-asi ka naman ba? Ay, no. Saan? Dun nung uli? Nung kayo? Oh, syempre naman. Kundi mawawala sa amin yun. Kahit wala akong oras sa kanya. Pero, hindi palagi. Ako ang bahala sa'yo, kapatid. Pero hindi palagi. Manalig ka, kapatid. Pero hindi palagi. Yun lang nga. Alam ko nandito pa yun. Anong sabi dyan? Binigay mo na lahat. Di ka pa naka-asi. Yun ang awit yun. May mali. Okay. Ayun, sabi pala nyo. Oh, nag-chem siya. Mahal ng equipment. Oo, so, mahal. Kahit yung ano, mga graduated ceiling. Di mga basic club, ano, mahal. Di ba yung ganun nga, 800? Yung parang ano? Shot glass ng Jaeger. Jaeger. Wala eh. May sinabi si King Burnett. After 13 years in the making, yung tagahawak ng payong at saka yung ayan. Nangahawak. Takpan natin yung identity ni Ate Girl. Ito yung pinaaral niya guys sa Neon Zio. Tagahawak ng payong at pinukpok ng payong 13 years in the making. So 13 years ago nung muli kayo nakita. Wala ka, ano, wala ka regrets? Or parang, that should be me. Touring your head. Kasi siya yung nagloko eh. Ah, kasi nga di ba naging toxic nga ako, nawalan ako ng oras sa kanya, so umalis siya. Okay. Tama. Wala eh. Hindi siya nagloko. Eh, may partly may mali ka rin. Oo nga, alam ko naman yung mali ka. Hindi ka natin... Kasi nga di ba naging toxic. Mabuko tatanin ko pa sana kung hindi ka tinry. Kasi nga di ba naging toxic nga ako, kasi nga, ang nakafocus ako, aral. Doon sa gusto niyang gawin. Tsaka yung scholarship. Kasi sabi ko nga, pagkatapos nito, basta makagraduate ako, wala na tayong problemahin. Okay na tayo. Kasi hindi niya na kinayang antayin yun. Sinukuan ka na niya. Napupunta siya ng ano, pupunta siya ng mall or ng, kunwari, mamimili ng supplies mag-isa. Namin. Siya lang mag-isa. Tapos magsasabi siya sa akin, mag-iiwan lang ako ng pera. Pero, kasi nasa school ako. School gym lang parang ako. Parang doon natin makikita na ang unfair talaga sa ano, no? Minsan sa relationship. Yung isa, binibigay lahat para, yung iba monetary, parang financially pinapakita yung support. Pero para ibigay yung support na yon kaya naglalak sa physical, sa emotional. Mm. Doon lang nagiging unfair. Parang yung nangyari kay Kuya Pilaj na nabigyan niya financially, ay na-support niya financially, pero hindi niya magawa yung physical, yung mga date-date. Ano lang, yun yung sad part minsan, nasa yun na yung 80%, pero ang hinahanap mo lagi yung 20%. At pag nahanap mo na yung 20%, feeling mo, mas masaya ka sa 20%. Hindi kasi, ano, hindi talaga perfect. Wala talagang perfectong relasyon. Kasi ako, pinilit ko maging perfect guy eh. Na yung panahon namin, kailangan may natapos ka, may pinag-aralan ka. Na kapag tapos mo maging college, kailangan pagpasok mo dun sa realidad, may pangalan or may magandang trabaho ka para sa future. Ganun yung ginawa ko. So, nagpaka-perfect ako para doon, which is wala naman perfecto. Kaya ang nangyari, nawala siya sa akin. Nag-lock ito lang, sa ano? Huwag kayong maghanap ng perfectong relationship. Dapat, yung imperfectly perfect. Yan. Yung parehas kayo yung ano, yung imperfect siya, pero alam mo, pagka magaling kasi sa ganito, tapos siya, dito naman siya magaling. Pag pinagsama kayo, wala makakapagtibag sa inyo. Oo, yun. Kumbaga, tulungan. Ako, mabaho utot ko si Joba, hindi. Ay, ganyan kami! Ano? Di ba? Gan, natutulog, nakaganyan. Comforter pa naman, comforter. Nakatalokbong. Eh, matanggad ako. So, nakatalokbong siya. Ako, nandito lang. Tapos umutot ako, nakaganyan lang ako. Kasi itatakpan ko yung comforter. Tapos tinatakpan ko. Nakakulong siya sa comforter. Habang umuutot ako. Kumakawag na yun. Tapos magagalil na mag-spray na yun. Tapos ako tumatawa pa. Ako pag-uutot ako, iwawagwag ko pa para lumabas. Nakaganan ako. Tapos minsan tulog. Nagigising pa siya. Yun ang mahirap, no? Yung nakatulog ka. Mamoy mo, maganong nalala. Uy, sarap mo pala vanilla shake yan. Ayun, shout out, boss. Ano ba yan? Sipri, problema pa niya kung pwede daw ilagay sa yung ballpen na pencil case. Lagay mo rin sa longganin sa casing. Bakit nga ba?
Sa Longganisa Casing. Ayan ah. Okay na. Eh, yun lang yung mga sumbong natin para sa gabing ito and yung mga napag-usapan nga natin, eh, hindi din naman magiging ganun ka-lively kundi rin dahil sa inyong mga katanungan mga at mga callers natin, lalo-lalo sa mga chat dyan. And maraming salamat sa inyo. Yan. So, syempre, aside from isumbong mo kay Kuya, meron din tayong mga ibang inaabangan na shows. Yan. So, yan ang Patalinuhan with Alo. Everyday po yan except Monday and Tuesday. Usually, nagwa-1 to 2 na siya, pero i-update naman kayo. And tamang usapan, everyday except Monday and Tuesday, 4 to 5 p.m. At ito na, ang isumbong mo kay Kuya, usually 8 to 10 na yan, guys. 8 to 10 tayo dyan. Mahaba-haba ng usapan to. Yan. So, ayun guys, huwag niyo rin kakalimutan na i-like and follow ang aming mga social media pages sa baba. So, baka meron pa kayong ibang ipapromote na mga shows. Ay, guys, ito. Team Sherwin, follow nyo na or subscribe na kayo sa Team Sherwin na natin na YouTube. Napakarami namin contents doon. And kakatapos ko lang mag-shoot kanina ng para sa ating hanggang month lang yun, hanggang January 6. Ayun. So, meron kayong mapapanood kahit na Pasko at bagong taon. Yan. Boss Lodge P. Ako, wala nang kasing ano eh. Tournaments for, or remaining tournaments for December. Since, alam nyo na, follow nyo yung Quinic, like and follow nyo yung Quinic page. Doon ako nagka-cast. Madalas, panggabi ako, Europe and CIS, tsaka North America. Okay. Yan. So, hindi nyo ako makikita talaga doon ng umaga, di ba? Sana madaling araw, dito. Madaling araw. Madalas ako madaling araw. Ayan. Sana makabalik ako dito sa Kumu. Malay mo. Maganda. Sa akin naman, guys, dyan sa Caster Chantel, magsistream ako maya-maya. Kakain lang ng dinner. So, that is it, guys. Ang isang bumo kay Kuya. Sana natulungan namin kayong lahat. Hindi natin sure kung tama yung mga nasabi namin. Pero sana naliwanagan kayo sa inyong mga problema. Kasi atin Chantel. And ako naman si Kuya mo, JB. And this is Pilage. Maraming salamat sa inyo lahat. Good night. Ba, pero mas marami. Gusto mo ng project? Gusto na project? Oo. May project kapatid ko. Ano yun? May eskwelahan. Teka lang. Alam ko, hindi ko po alam. Padalan natin ng implicit oil. Yan. Yan, white flower. Oh, mede. Yan. Para talagang bago.